Hello mga Kaboy Tech, welcome again sa ating YouTube channel. Today, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano po mag-configure ng Microtech with hotspot configuration. Tapos gagawa tayo ng code, gagamit tayo ng the Userman application para makapag-generate po tayo ng Wi-Fi hotspot natin. Butcher. So ngayon, access po na tayo sa Microtech. So ito yung Microtech natin. So una gagawin natin, dapat natin muna ito i-reset. So dapat naka no default configuration kasi tayo yung magko-configure manually sa Microtech. So reset muna natin. Hintayin lang natin ng few seconds para makapag-reset. Ito yung mga basic steps natin na dapat natin i-follow para ma-configure yung Microtech device natin ng maayos na walang problema. So ayan, nakapag-reset na po yung Microtech device natin. So click natin yung connect. Ayan, nakapasok na tayo dito sa Microtech. So unang gagawin natin, punta tayo dito sa interface. Ito yung Ether 1. So ito yung sasaksakan natin na port from ISP natin. So assign ko yan sa ISP. And Ether 2 sa LAN. Tapos Ether 3 sa LAN pa rin. Gagawin ko na ito mabilisan para hindi masyado haba yung video natin. So Ether 4 is hotspot. Tapos itong interface built-in Wi-Fi ni Microtech, isi-set up na natin ito. Gagawin natin i-pbridge dito sa wireless mode. Tapos yung SSID niya, papalitan natin ng hotspot test. So pwede na yan. So enable na lang, tapos apply, tapos okay. So ayan, yung second step na gagawin natin, punta tayo sa bridge. Mag-a-assign tayo ng port. So click natin itong bridge. Dito sa bridge, tapos mag-a-add tayo. Dalawa yung gagawin natin na bridge, para sa bridge LAN at saka bridge hotspot. Ayan. Tapos punta tayo dito sa port. Dito tayo mag-a-assign dun sa mga port. So si LAN i-assign natin sa bridge. Ether 2 i-assign natin sa bridge LAN. Tapos yung iba naman, Ether 3, reconnect lang natin ulit. Normal lang po yan, pag bagong reset lang po yung Microtech natin, magde-disconnected siya, pero makakakonnect naman tayo ulit. So Ether 3 bridge LAN, tapos si Ether 4 sa hotspot. So ito yung mga ginagawa natin, bridge, so bridge hotspot, at saka yung built-in Wi-Fi ni Microtech, si bridge hotspot. Ayan, meron na tayong port assigning. So second step natin, gagawa tayo ng IP address. Unang gagawin natin, gagawa tayo ng IP address para sa LAN. So kahit anong address pwede nyo gawin. So ganyan lang. Tapos interface, set natin yun sa bridge LAN kasi sa LAN siya. Tapos yung sa hotspot natin, gagawa tayo ng IP address, tapos set natin to sa bridge hotspot, tapos apply, okay. Next step, enable natin yung DHCP client. DHCP client, add lang, tapos interface ISP, tapos apply, okay. Ayan, pumapasok na siya. So yung next steps natin, DNS.
punta tayo sa DNS, tapos lalagyan natin yung Google DNS 844, tapos allow remote request, apply, okay. Then yung pang-anim, enable DHCP server. So punta tayo sa DHCP server, tapos select natin yung bridge LAN. So ito yung uunahin natin i-enable. So automatic, hayaan nyo na lang yan, next next nyo na lang para madali. So next 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 next, ayan, so okay na yan. So gagawin natin, papalitan natin ang pangalan para matandaan natin kung ginawa natin. Tapos gawa tayo ng enable pa rin natin yung DHCP ni hotspot, so bridge hotspot naman. Next 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 next, yan. So palitan lang yung pangalan, yun lang. So dito sa IP pool, yung unang ginawa natin ito sa LAN. So gagawin natin ito, papapalitan natin ito ng pool LAN. Tapos itong pangalawa, pool hotspot. Itong IP pool, ito yung ito yung mga IP addresses na ibibigay ni Microtech sa mga device na kukonek. Kunwari ito si hotspot. So from 10.0.0.2 to 10.0.0.2.5.4, ito yung mga IP address na ibibigay niya dun sa mga device na kapag nakakonect na ito sa hotspot. So same pa rin dito sa LAN. Reconnect lang natin ulit. Ayan. So same pa rin dito sa LAN. So apply, okay. Then para makapag-internet na tayo, i-activate na natin yung firewall NAT natin. So punta tayo dito sa firewall, tapos click natin yung NAT, tapos add tayo. Yung chain niya is source NAT lang, tapos yung out interface dapat naka Ether1 kasi ito yung ISP natin. Tapos action masquerade, tapos apply and okay. Ayan. Check muna natin kung meron na ba tayong internet. Ayan, pumapasok na po. Meron na po na tayong internet. So, yung gagawin muna natin, dapat muna natin i-reboot si Microtech para take effect na po yung setup natin sa Microtech. So reboot na muna natin, sandali. Hintayin muna natin sandali. Yan, papasok na po tayo ulit sa Microtech. Then yung susunod na gagawin natin, close muna natin itong mga settings para hindi sagabal sa setup natin. Yung susunod na gagawin natin is enable natin yung hotspot. So punta tayo dito sa IP hotspot, tapos dito tayo sa server hotspot setup, click natin. Tapos bridge hotspot, tapos next 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 lang. Ayan, next 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 lang hanggang matapos. Yung admin, ito yung admin hotspot. Pwede natin lagyan ng password. So 1234 lang para mabilis natin matandaan. So ayan. Ayan, enable na po yung hotspot natin.
dito sa hotspot, punta po tayo dito sa server profile, tapos ito click natin, tapos check lang natin yung cookies, check natin yung mga cookies. Kung gusto nyo maglagay ng trial para meron silang free trial, so ito yung i-check nyo lang yung trial. Tapos pwede nyo gawin dito, ito yung limit nya kung ilang minutes yung ibibigay nyo na trial dun sa mga customer nyo para matest nila yung internet kung gaano kabilis yung internet connection nyo. So pwede nyo itong palitan, pwede nyo gawin 10 minutes tapos apply lang, tapos okay. Yung susunod na gagawin natin, punta tayo sa user profile, tapos mag-a-add tayo ng user profile. Kunwari gagawin ng 1R, tapos address pool niya, pool hotspot, and then magli-limit ako ng 3 Mbps per device. And then since naka 1R tayo, yung keep alive, yung ibig sabihin po ng keep alive is yung po yung timeout niya. So since naka 1R po tayo, so papalitan ko siya ng 1R para continuous time po yung time niya. Once na activate na po niya yung voucher code dun sa portal at nakapag-connect na po siya sa internet, automatic continuous time na po siya, hindi na po niya pwede i-pause. So kailangan niyang ubusin yung oras na 1 hour. So yun po yung purpose ni keep alive. So apply lang, tapos okay. And then susubukan natin yung wifi hotspot natin dito sa cellphone ko. Kukonnect tayo dito sa ginawa natin na SSID. So ayan, lumabas na po yung portal ni Microtech. Since naka-default po tayo, meron akong ginawang portal, sample na portal. Punta tayo dito sa file, tapos remove natin yung hotspot file natin. Then ito yung ginawa ko na portal hotspot. So grab lang natin dito sa file para apply siya. Hintayin lang natin matapos. Pagkatapos, balik tayo sa cellphone para ma-check natin yung portal. Then, connect tayo ulit dito sa hotspot test. Hintayin lang natin. Ayan, lumabas na po yung portal. So, ito na po yung portal na sample na ginawa ko. And then, since wala pa tayong voucher code generate, so ang gagawin natin, mag-generate muna tayo ng voucher code. Unang gagawin natin, magda-download tayo ng the userman. So punta tayo, meron akong dinownload na file na userman. Yung link nito ilalagay ko po dito sa description, i-click nyo na lang para ma-download nyo. Then ito po yung dinownload ko, i-extract lang natin. Ayan, then open natin yung application ni Userman. Ayan, ito po yung application niya. Itong IP address, bali makikita natin to dito sa QuickSit. So ito yung IP address, so ikakopy lang natin yan, and then i-paste lang natin dito. Ito yung user login at password. Punta tayo dito sa Microtech, and then dito sa system and user. So naka-admin lang siya, so lalagyan natin niya ng password, 1234 lang para madali natin matandaan.
So apply, okay. And then balik tayo sa userman, tapos type natin yung admin at saka yung password 1234 and then log in. Ayan, nakapasok na po tayo sa userman. Next step natin gagawin, punta tayo dito sa hotspot user list. Ayan, tapos click natin generate hotspot server, hotspot 1. Yung gagawin ko is number lang. So gagawin ko ng 5 digit number lang, 5 digit dito sa user at saka 5 digit naman sa password. So bandwidth limitation is 1 hour, then click natin tong 1 hour, tapos lagyan natin ng 1, comment 1 hour. Then yung maximum per generate ni the user man is 100 lang, so lagyan lang nyo ng 100. Tapos yung price po ng voucher nyo is 10, so pwede natin gawing 5 kasi mura lang ng pag hotspot lang. So click natin yung generate. Ayan. Nakapag-generate na po si userman ng 100 voucher code. So titignan natin dito sa hotspot users. So ito po yung mga generate ni userman na voucher code. So pag gusto niyo dagdagan, click niyo na lang yung generate ulit. Automatic na magdadagdag po yan ng generate code. So ayan, pag kunwari pag gusto nyo po i-print na yung generate para may bigay nyo po dun sa mga customer nyo na bibili ng voucher code, punta lang kayo dito sa export voucher and then ito yung mga select item, tapos balik tayo, then by group comment, click lang natin yung 1 hour, then export, then voucher, type lang natin yung voucher code, save as, naka PDF file po ito. So ayan, lalabas na po siya. So ito yung user login niya at saka ito yung password. So ngayon itatry po natin sa cellphone kung gumana yung ginawa nating voucher code. So punta tayo dito sa cellphone. Balik tayo sa cellphone. Connect tayo sa hotspot ulit. Ayan, lumabas na po yung porta natin ulit. So maglalagay tayo dito ng voucher code. So 86 4 6 8, tapos yung password niya is 60206. Pagkatapos niyan, click lang yung login. Ayan, meron na tayong internet. So pwede na po tayo makapag YouTube. Gumana po yung voucher code natin. Meron na po tayong internet. Try natin mag-play. Ayan. Sa mundong ating kinagalawan, so, mabilis. And then, punta tayo dito sa speed test. Check natin yung yung nilagay natin na 3 Mbps lang. So, check natin yung limit niya. Ayan, nakita nyo naka 3 Mbps lang yung limit niya per device. So ayan, 3 hanggang 3 Mbps lang yan. So balik tayo sa computer.
check natin yung active nyan. So sa nakikita nyo, ito yung butcher na inilagay natin, naka-active siya. So ayan, tama yung ginawa natin na setup. So gumana lahat ng mga ginawa natin. Sa sana may natutunan kayo sa video natin, at huwag nyo namang pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe para po sa mga additional, para ma-update po kayo sa mga videos na gagawin ko next. So salamat sa panonood at magandang araw.